Blessed day, everyone! Once again, this is your coach, Nosy Rosie, at sobra-sobra namin kayo na-miss. Gustong-gusto rin namin magpasalamat sa lahat po ng tumatangkilik at patuloy na sumusubaybay sa aming YouTube channel. And of course, sa lahat ng mga taong nagsisend sa amin ng message, sa aming pong Facebook page, sa aming YouTube channel, nagbibigay ng kanilang iba't ibang comment, and at the same time, nagsisend din sa amin ng message. Not only that, I would like to take this opportunity para po i-launch ang aming bagong-bagong segment na tinawag namin Quick 3 with Nosy Rosie, kung saan magbibigay po kami ng iba't ibang klase ng impormasyon, trivia, pagsagot sa iba't ibang mga katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga taga-subaybay. At sa loob lang po lamang yan ng 3 minuto. At dahil gagawin namin yan ngayon, gustong-gusto rin namin sa inyong ibigay ang bago naming video. Tama ba na walang warranty ang isang produkto at serbisyo? Pero bago ang lahat ng yan, let us all watch this. Ang tanong ng nakararami, tama nga ba na walang warranty ang isang produkto at serbisyo? Nako, ito ang kadalasang katanungan ng lahat ng halos sumusubaybay at nanood ng aming video na pinamagatang How to File a Complaint sa DTI at kung ano-ano ba yung step-by-step guide kung paano ito gawin. Sa dami ng mga tanong po na aming nakuha, isa po ito sa mga katanungan na gustong-gusto naming sagutin sa ngayon. Pero bago po namin sagutin yan, gusto mo namin ibigay muna sa inyo kung ano-ano nga ba ang klase ng warranty at gaano katagal ang klase ng warranty na to. Alam niyo ba na ang warranty ay nahahati sa dalawang klase? Meron pong express warranty at merong implied warranty. Yung express warranty, ito yung warranty na nakukuha natin at nakalagay ito sa isang warranty card. So siguro naman, every time na bumibili ka ng isang appliances or kahit anong serbisyo, makakakita ka dyan ng isang warranty card kung saan kailangan mo siyang i-fill out at isend sa isang address para magkaroon ka ng warranty doon sa kaklase ng produkto na binili mo. At ang ikalawang klase naman ng warranty ay tinatawag na implied warranty kung saan ang resibo ang siyang patunay ng warranty na ating makukuha. Gano'n nga ba katagal ang ganitong klase ng warranty, Rosie? So sabi ko nga kanina, ang implied warranty ay tumatagal ng hindi dapat bababa sa 60 days. Tandaan, hindi dapat bababa sa 60 days. While yung express warranty naman ay nakadepende kung gano'ng katagal ang warranty na nakalagay sa warranty card. So ayan, alam na natin kung ano yung mga klase ng warranty na tayo ay dapat ay nagkakaroon every time that we're buying any services or product. Ano ngayon ang sagot sa tanong kung tama nga ba na walang warranty ang isang produkto o serbisyo na binili mo? Ang sagot, hindi po pwede. Hindi pwedeng walang warranty ang isang product na binili natin. Imposible po na ang isang product at serbisyo ay wala, kaya po if ever maka-encounter po tayo ng ganyan, DTI is there. So kung meron pa po kayong ibang katanungan about other things sa iba't ibang produkto o serbisyo na nakukuha at nabibili natin sa araw-araw, do not forget to place your comments below. Pwede nyo rin po kami i-message sa aming Facebook page na Nosy Rosie. I-like nyo na rin at i-share. At pwede nyo rin kami i-email sa nosyrosie2019@gmail.com. Consider subscribing if you're not a subscriber yet. At pinutin mo rin yung notification bell para mas marami ka pang makuhang impormasyon sa aming mga susunod na Quick 3 video. And once again, this is your coach, Nosy Rosie. And then nagsasabing, exploring is learning, learning is empowering, dahil marami ka pang dapat malaman. Have a great day, and God bless!